Paalala, sa video na ito, tatalakayin natin ang mga sensitibong paksa na mahirap man pag-usapan, ngunit kinakailangan. Hindi ko na po kaya. Tulungan niyo po ako. Hindi ko na po kaya. Maliit pa ako. Ganito na ang trabaho ko. Kapag wala pong ulam, sinang po ang aming inuulam. Pero kahit anong gawin, ma'am, ganun talaga. May isang bagay na nakikipagpapagabag sa akin sa kwento na ginawa ng kapuso mo Jessica Soho tungkol kay Reymark, yung batang nag-aararo. Siyempre, masaya ako na finally natulungan si Reymark. Pero, bakit kaya di ko maalis ang feeling na may issue na dapat suriin natin sa episodes ng KMJS tungkol kay Reymark? Isang malaking parte ng sagot ko siguro ay nasabi ng kaibigan ko na si Elaine ng Invested Lifestyle. Ang iniisip ko talaga is ilang bata pa ang katulad niya. Parang yung ginawa ng KMJS team ay band-aid solution para sa isang bata out of di mabibilang kung gaano kadami pa. Ganon pa man, ang team ng KMJS ang nakikinabang. Nakikuha sila ng nakakaantik na kwento na nagpataas ng ratings nila. Samantalang maraming bata pa rin ay di natutulungan. Isang bagay na alam ko, stop romanticizing yung kasipagan ng mga bata na nagtatrabaho na kunwari ito ay kaaya-aya. Dapat itigil ang mga ganitong practices. KMJS has a platform to raise awareness and we feel like they missed out on a great opportunity for discussion about solutions to help prevent scenarios like Reymark's. Ano kaya ang solusyon nito? Iyan ang susubukan naming sagutin sa vlog na ito. Konting disclaimer lang mga kikampi, ang sasabihin namin ay mga pananaw namin basay sa research at alam namin na isang aspeto lang ito sa marami na dapat suriin at pag-usapan para malutas ang issue ng poverty at child labor. This is not meant to be comprehensive. Ganon din, di po namin kinukontra ang pagtuturo ng kasipagan sa mga bata kundi yung forced labor due to the inability of parents to provide for their children. So, bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutan na sampalin ang like at sampalin ang kampana. Isa sa mga issue namin sa nangyari kay Reymark ay dapat 10 years old, nag-aaral siya. Ang inaalala ko nga dito, kung nag-aaral siya, it means that hindi siya nakakapag-aral. Paano na yung future niya? Habang buhay na lang ba siyang mag-aararo? Another problem which contributes to the issues of poverty and child labor is reality versus ideals. Specifically, pagdating sa romance, this is seen in what I call kilig culture. Romance is so romanticized na kahit di kayo compatible, pinipilit na makaroon ng kasintahan para matupad ang fairy tale dream. Maaring humahantong ito sa pagkakaroon ng anak kahit hindi handa at hindi sa tamang partner. Baliwala yung mga scientific aspects, baliwala yung mga psychological aspects, basta may kilig. Yan lang ang dapat asahan sa buhay is makaroon ng partner at makaanak. Kasi kahit nga di pa sa mga pelikula, ang ending lang is pagpapakasal. Tapos they lived happily ever after. Pero sa totoo lang, sabihin ang buhay mag-asawa, marami pang hindi yan happily ever after. Yeah, maswerte ako kakampi dahil nung nag-asawa na rin kami ni Andrew, we're 28 years old, na-enjoy na namin yung buhay namin separately. We became our own person, kaya nung nagpakasal kami, hindi dahil gusto naming makumpleto. Kasi yung mga ganyan eh, you complete me, di ba? Yeah. So, we are all separate person nung nagpakasal kami because we want to. Napansin din namin na romanticized ang idea ng pagkakaroon ng mga anak. Kahit hindi basta-basta ang pagpapalaki ng anak, kahit sobrang laki ng responsibility, parang ginagawa itong libangan, sometimes at the child's expense. Wala akong anak at ang laging sinasabi sa akin is mag-anak daw ako para merong mag-aalaga sa akin kapag tanda ako. Yung mga pa rin sinasabi na obligasyon daw ng anak na alagaan yung magulang pagtanda dahil daw inalagaan tayo ng bata. Sa tingin ko hindi dapat natin aalagaan ang magulang natin or
tutulungan financially ng dahil obligasyon natin. Sa tingin ko, dapat manggagaling yan sa pagmamahal. Nagtataka kami. Pinag-iisipan at pinaghahandaan kaya ang pagkakaroon ng mga anak? Siyempre, hindi basta-basta ang mga gastos para palakihin ang isang bata. Alam mo ba na ayon sa research sa Manila urban, sa 2 years ng isang bata, 1 million pesos ang kailangan mo. Ito pa mga kikampi. Ayon sa research, maraming unintended at teenage pregnancies kada taon dito sa Pinas. The University of the Philippines Population Institute and the United Nations Population Fund have projected a baby boom in 2021 due to the pandemic. Based on their study, 2.5 million new unplanned pregnancies could emerge out of 2020, 42% higher than the figures in 2019. Nakakatakot ito dahil habang tumataas ang unintended births. Ang dami rin na nawala ng trabaho. So, anong mangyayari sa mga bagong bata? 42% increase in babies, pero yung unemployment natin ang laki din. Isipin na lang natin, mga kakampi, pag hindi maayos ang financial situation ng mga magulang, ang bata ang magdurusa. So given these facts, why are there so many unintended pregnancies? And why is there such a huge projection for an increase in children being born? Yung simpleng sagot, lack of resources and lack of education tungkol sa sex. Ayon sa Philippine Family Planning Organization of the Philippines, napakahalaga ng comprehensive sexual education, which is defined as high-quality teaching and learning on a wide range of concepts relating to sexuality and sex, including proper discourse in navigating relationships and managing one's sexual well-being. It aims to provide learners with age-appropriate and medically relevant materials, as well as awareness and skills that will allow them to mature into sexually healthy adults. Ang realidad kasi ay ginagawang libangan ng Netflix and chill. At alam ko na maraming conservative na umaasa na di yun mangyayari. All we need to do is to look at these bits of research to know that people Netflix and chilling will not go away or change. But what can change is people making informed decisions. What can change is people Netflix and chilling without accidentally getting pregnant. I mean, look at this. The number of Filipino minors who gave birth in 2019 increased to 62,510 from 62,341 in 2018. They also reported that 70,755 families were headed by minors by the end of 2020. Naririnig ko pa ang ilan sa inyo. Pero kikampi, hindi ba ito hahantong sa pag-promote ng risky sexual behaviors? Well, may dalawa kaming sagot dyan. Unang-una, comprehensive sex education programs have also been proven to decrease the prevalence of sexual activity, sexual risk behaviors, sexually transmitted diseases, and teenage pregnancies. To quote from an article written by Media Commoner, researchers from the University of Washington said that teenagers who receive comprehensive sex education are much less likely to get pregnant than those who do not receive formal sex education. Teenagers can also make more educated choices about sex if they have a clearer understanding of the consequences associated with unsafe sexual practices. In countries like the Netherlands, for instance, all children aged 4 and up are required to receive age-appropriate sex education. This curriculum focuses on instilling respect for both their own bodies and sexuality, as well as the bodies and sexuality of their peers. Lessons under the said curriculum cover everything from consent to contraception to sexually transmitted infections. The country's teenage pregnancy rate, as a result, is very low because of this robust public health initiative. Huwag din natin kalimutan ang HIV cases dito sa Pilipinas na na-highlight over the past few years as a public health crisis. Huwag din natin kalimutan ang mga issues with sexual assault na rampant dito. Lahat nito ay maaaring bawasan with good quality comprehensive sex education. Di rin natin gustong aminin pero maaaring tumingin na lang ang mga bata sa porn. Libre na ngayon ng porn kung yun ang first encounter nila, diba, sa sex, edi mali yung mga matututunan nila. Ano man ang gagawin ng mga magulang, malalaman ng mga anak ang mga bagay tungkol sa sex, whether from porn or from a comprehensive sex education. Ano kaya ang mas maganda?
accurate scientific knowledge tungkol sa sex o yung fantasy na di nagtuturo ng tamang sexual health? Ika nga, knowledge is power. Kung nagiging mas knowledgeable tayong lahat, di ba mababawasan ang mga kwento tulad ng kay Reymark? Para sa mga hundreds of thousands na katulad ni Reymark, ang realidad nila ay mahihirapan silang mag-aral, mahihirapan silang umangat sa buhay. Sila ang kawawa dahil lang sa Netflix and chill nang walang protection. Tayo bilang mga adults ay dapat maging responsible. Ulit, yung mga kwento tulad ni Reymark ay realidad para sa mga hundreds of thousands. And those hundreds of thousands cannot all be featured on KMJS. But yung sex ed ay maaring ituro sa lahat. Hindi ko rin masisi ang KMJS kung tutuusin. Nasubukan din nila kung minsan na mag-share tungkol sa sex ed. Their post on sex ed got 25,000 reactions compared to 160,000 reactions for a story about a foreigner marrying a Filipina from the province. This shows what the priorities of consumers are. We should be better. So mga kakampi, piliin natin. Anong mas gusto natin? Gusto ba natin humarap sa reality kung saan magiging educated tayo at mababago natin ang mga issue? O yung manatili na lang tayo sa fantasy kung saan iiwasan natin ang mga mahalagang realizations pero tuloy ang mga issue na ito? The choice is ours, mga kakampi. Sana piliin natin ang tama. Sana piliin natin ang knowledge. Up here, mga kakampi. Whoopsh!